Matagal kong hindi nakinig. Sobrang gulo. Walang nagsasabi. Walang gustong magsalita. Lahat ay parang gawa-gawa lang. Hindi ko alam kung ano ang totoo sa hindi. Hindi ko alam kung pwede pa ba ang umalis. Madaming tanong, madami rin sagot. Madami kong nadidinig na kwento. Ngunit hindi ko alam kung alin doon ang gawa-gawa lang at paniniwalaan ko. Pero ito ang sigurado kong totoo. Bakit ba ako ginagalang kanila? Hindi ko ba ako kilala? Wala akong ginagawa. Ulitin mo pa. Hindi mo alam mo kaya kong gawin. Kaya, anak tinitinitin mo. Kumikit, magnilay. Bakit lagi mo akong binabanggit? Hindi mo ba ako kilala? Ha? 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 Good morning, class. How would I like to be your classmate? Miss Monica. You should sit on the bigger seat, Miss Monica. So these are the rules that we have to follow. First, no chattering. Second, no shouting aloud. Silence is a must at all times. No one wanders around.
Bakit? Napakalapit at parang waring may
pinabalak siyang masama sa mga bata. Isang napakapangit na ehemplo para sa isang simbahang Katolika. Parang... Wala akong ginawa masama! Tinulungan ko lang yung batang yun! Dahil saan niya bumagsak na grado? Yeah, pag-alaman. Father, magpapatulong lang po sana ako sa mga grado ng bagsak. Maawa na po ngayon. Alam na ang Diyos sa lahat ng ginagawa ko. Alam ang ginagawa mo sama. Alam ang ginagawa sa kanya. Ano ba nangyayari? Parang ginagago na lang tayo ng mundo? Hindi ka ba sapa ka? Ha? Eh parang may mga sapa kata sa ulo kasama natin dito. Ngayon, hindi ka ba sapa ka sa mga sunod-sunod na mamatay si Jackie? Sana sumulod na ako. Ano ba, Ivy? Tigilan mo nga yan. Huwag kang ganyan. Ano ba? At pa nakikialam ka? Ipasan ko nga lahat ng problema sa mundo. Hindi mareresolve ba ng issue ang problema mo? Wala kang alam. Kaya wala kang karapatan pagsabihan ako. Sige, siguro nga lahat ng nangyayari nito ay presidente lang.
Sige na. Pumunta na kayo sa Muslim. Hindi nagtagal, naging pasakit ang lahat. Lumaganap ang isang sakit sa tanging ng kanyang asawa at anak ang pinakanakapektuhan nito. Panginoon, huwag niyong pabayaan ang aking mag-ama. Silang po ang tanging buhay at lakas ko. Asawa ko, wala ba nakikinig sa akin ngayon? Itataya ko lahat kapalit ang buhay ng mag-ama ko. Akala ko ba totoo ka? Bakit may nayaan mo wala ang mag-ama ko? Hanggang si Sor Elvira ay pumasok na sa Monasterio de Resurrection upang isagawa ang kanyang mga balak. Ibig sabihin, ang kapalit ng mga buhay ng mga klasiko na wala, pati ang kay Ivy, ay kapalit na magiging buhay ng mag-ama niya? Oo, walang takas ang lahat ng kaluluwa ang iaalay niya. Kaya kung ako sa'yo, magtago ka na. Kung pinakikinggan na sana ang Diyos niyo, eh sana, kung sasakupisyo mo yun. Hindi dapat ito nangyayari. Anong ginawa sa iba? Anong ginawa kay Ivy? Kawawa ko pa ba? Wala na ako sarang nagawa sa mundo nito. Parang nangyayari sa mga pamilya ko.
Si Claire, hinahakot. Hindi kaya ipagpapalang mga sarili. Kaya mas pinigil ng pipili ng gusto niya. Si Alessandra, estudyante mo walang tiwala sa kanyang sarili. Konting pagkakamali lang ay sisisi sa kanyang sarili. Kaya hinayaan na ako ang pipili ng buhay niya. Si Almira, masyado siyang tahimik. Masyado siyang mabait. Madali ka to eh. Hindi talaga totoong hinahasan siya ng father of women. Kontrolado akong lahat. Kaya akong baguhin at ipahin ng kwento ng kahit na sino. Si Catherine, nung gabing pinarasahan ko siya, yun rin ang gabing tinuha ko siya. Tutulungan dapat siya ni Claire, Alessandra at Almira, ngunit hindi sila nagpagumpay sa akin. Kaibigan mo, si Ivy, tapang-tapangan, malakas sa loob. Akala mo kaya niya lahat, pero ang totoo, isa siyang malaking duwa! Lahat sila nahihina. Kahit sila wala ko kayang lumaban. Yung inaasahan ng Diyos, hinayaan na rin kayo. Tinalikuran na rin kayo. Kagaya ng pagtaligid niya sa akin at sa pamilya ko! Hindi ka lang to, Sir Elvira. Hindi pa uli ang lahat ng kapatid mo ang pamilya ng Diyos. Andito ako upang tulungan ka. Oo, kailangan ko ng tulungan. Kailangan ko ng kaluluwa mo. Nukunda ko sa mihi dus, vade retro satana. Nukunda ko sa mihi dus, vade retro satana. Nukunda ko sa mihi dus, vade retro sana. Hindi ka magtatagumpay sa pinabalak mo! Oh Diyos, tulungan niyo pang tigilan lakas yung pamatay, Sir Elvira. Thank you.